classic yung building na yan eh, no? Ito Sivels pare, oh. Diba? Binondo at Masangkay. Bakit? Diba dito pinupuntahan naman nagmo tasty dumplings, so oo. Oh. Nandito si King Paul dati. Saan? Okay. Dati ko pa iniisip eh, kung ano kaya ang tumatakbo sa utak ng lumaki sa Binondo at Chinatown. Yung hindi ba turista? Yung ordinaryo lang sa kanila yung kapaligiran nila. Saan sila kumakain? Yung dito nag-aral? Saan sila tumatambay pag-uwian? At ano yung mga favorite spot nila nung bata? Okay din, di ba? Kasi ang mga alam natin ay yung mga sikat. Dito ngayon papasok ang classmate ko, si Akyong. Okay, Chairman Lau, let's go! O tawagin natin siyang Chairman Lau. Ano ba ang Masangkay at Binondo sa mata ni Chairman Lau? Silipin natin. Matagal na rin kaming hindi nagkita ng kaklasikong si Chairman Lau. At dito niya ako unang inaya. Naintindihan ko na kung bakit. Kasi parang maganda mag-meeting dito, mag-catch up dito sa Grand Cafe 1919. Nandito to sa One Luna Street. Pasok tayo. Hi. No. Grand. Yun ang operative word. Napakaganda sa loob ah. Pinakita niya sa akin hanggang taas. Ultimo sa mga function room nila. Kitang-kita ang nostalgia. Yung mga lumang posters ng old Manila nandito. Malamang pre-war yan kasi hindi pa durog. Di mauubusan ng trivia si Chairman Lau dito sa Maynila. Pinakita niya sa akin yung original na column o yung haligi nitong Cafe 1919. Original pang Spanish era na preserve nila. Isipin nyo, 1920s pa to, kaya nga to tinawag na Grand Cafe 1919. Ang ganda ng ginawa nila dito. Na preserve nila para kang nagda-dine o nagko-coffee sa isang museum na nag-meet ang modern design. Ilang centuries na ang dumaan na ang mga Spaniards, American at Japanese. Buhay pa rin siya. So maganda pumunta dito ah. Treat sa mata at sa pakiramdam. Yung menu niya, hindi siya fully Asian. So naiba rin. Kasi sa heart ng Binondo, parating iniisip natin eh, Chinese food. Pero sa totoo lang, ang na-appreciate ko dito, eh Chinese pa rin. Nagustuhan ko yung siomai dito. Itong siomai na to medyo sobrang premium. Gawin natin ng chili oil. Ang sarap nung lasa nung body niya. Bagay yung giniling. Malasang malasa eh. Tsaka maraming shrimp. Hindi lang doon sa ibabaw ko yan. Oh. Sa loob meron pang ganyan. Yan ang siomai. Tsaka bagay itong nakaslice na dami ng sibuyas. Bagay siya. Pagsabay-sabay mo kinain. Gustong-gusto ko yung quality ng meat nito. Pinkish, juicy, at saka malaki yung portions. Masarap. Oo nga, wala tong meat extender ata. Napakaganda ng karne. Sobrang saya kainin. Ito ata yung paborito ko, pare. Sarap. Hanapin ito. Masarap din.
Talaga, Pinoy. Yes. May bake shop din nga pala ang Cafe 1919. At sinubukan namin ni Chairman yung ibang tinapay, pero nag-order kami ng kape at saka cake nila. Magandang alternative to sa Starbucks. Kung magkakape lang din kayo, eh dito na kayo sa local. May heritage pa yung lugar. Tikman natin, very Filipino yung dessert eh. Taro Cloud Roll. Tikman natin to, mukhang sobrang promising itong dessert na to. Tama ba, Chairman? May gabi sa gitna. Yes. Yes. And then may ano, no? Pare, mangga, no? Yes. Parang, ang impression ko, Braso de Mercedes na may gabi sa gitna. Pare, tama yung sabi mo. Light na light na light siya. Parang Japanese dessert, ano? Di ba? Yes. Grabe nga yung cream nito at saka yung lasa ng gabi sa gitna. Magugustuhan ko ng wife ko. Try mo yung taro. Try mo? Taro sa gitna? Yung gitna, yes. Oo nga, yun nga. Ano ko yung taro eh. Ito yung taro. Yes, creamy. Sobrang sarap ng lasa nito. Okay. Light na light na light siya. Pero yung texture ng taro na merong roughness pa ng konti, nandun. Pero yung cake niya, sobrang smooth. Parang, ang description ko parang Japanese dessert, yung mga chiffon cake nila. Sobrang sarap nito. So, kung magkakape kayo, ganyan, teternohan nyo ng ganito dapat. Sarap. Sarap talaga. Pero dahil relative nga ang sarap, ibig sabihin na i-depende sa tao. Maganda, tikman nyo at kayo magsabi. Ako, nag-take out ako nito kasi gusto kong patikim sa bahay. Nagustuhan nila. Kasi parang kumbaga yung Mango Bravo. May magic yung nilalabas yung pag kinagat mo na yung mangga. Tapos yung subtle flavor ng gabi. E-complementary sa isa't isa. Doon nga pala sa kasamang biscuit nung kape, sobrang worth mentioning. Pag umorder kayo ng kape, meron siyang parang libreng biscuit. Masarap din siya. Meron siyang mga parang sunflower seeds sa naka-embed sa kanya. Ang sarap din yan. So masarap magkape dito ah. Okay, after nung catch up namin ni Akyong, sabi ko, tara, puntahan natin yung dati mong eskwelahan. Ano ba itsura dun sa high school mo? Saan kayo kumakain? Sabi ko, ano ba yung feeling ng estudyante ka nung bata? Nung wala kang masyadong budget, saan kayo kumakain? Sabi niya, may mga ilan-ilan siyang paborito at ang dami niyang tinuro. Though hindi ko nakainan lahat, marami akong babalikan. Ang pupuntahan lang natin ngayon ay yung kinaya lang naming ikutan. Ito isa, mozzarella chicken. Ah, mozzarella! Yan pala yun! Ito ang green chicken sa kapila. Mozzarella! First stop, King's Bake Shop. Oo, nagulat din ako. Sabi ko, bake shop. Para sa taga Chinatown, akala ko kakain kami ng mga mami at kung ano-ano. Pero sabi niya, kailangan ko lang matikman to. Meaningful sa kanya itong lugar na to. Siguro paborito niyang tinapayan place to. At gusto niya ma-experience ko. Why not? Sige, take me to your world, Chairman Lau. Since 1978, nandito na pala to. Dapat natin to matikman nga.
Ngayon lang ako nakapunta sa parte na to na masangkay. Tondo na to. Ang daming makikita, ang daming bago para sa akin. At ang sarap na kasama ko si Chairman. Ang dami niyang backstories. Dami niyang tinuturong mga lugar. Tapos lahat gusto kong tikman. Pero hindi kaya. So babalikan. Maraming babalikan. Lahat dito mukhang masarap eh. Pero dahil ang premise nga ay yung kinakainan nila nung high school sila, nung limited budget, pero masarap. Ito yung parati niyang binabalik-balikan. Sabi niya, pare, kailangan mo itong matikman. Masarap to. Ngayon ko lang dito nakita. Ito pare, gano'n na ito katagal sa inyo itong country chicken? Pare, nag-aaral pa kami ni Jojo kung ano na ito. Wow! Country chicken. Ito ang manok sa Masangkay Country. Wala nito sa Paranaque Country. Tingnan nga natin. Ang dami rin palang ma-o-order dito. Actually, pwedeng isang episode to eh. Itong country chicken, lahat lang ng mga putahing nandito. Pero ngayon, manok lang ang pupuruhan natin. Yun naman yung nasa pangalan nila. Tingnan natin kung anong binatbat. Mukhang maganda. So, iuwi na natin to sa bahay ko na to kakainin mamaya. Ito sa eskwela namin, high school. Ah, St. Stephen. Okay. Okay, yan ang St. Stephen. High school ang elementary. Ito na. Malapit sa eskwelahan ni Chairman, meron silang paboritong kainan daw. Kainan namin dati. Saan dyan? Ito kasi iba na. Iba na rin. Oh. Yung disibili lang tayo ng longganisa. Sige, sige. Story. Kakatukin natin. Wala na siyang pwesto. Okay, okay. Ito na nga. Isang sikreto ng mga lokal dito. Disney Longganisa. Since 1980s pa pare. Pare, kung nakain mo, babalikan mo yan. Talaga? Promise. Talaga? May dine-in ba siya dati? Meron. Ah, dito. Wow, ang bilis. Thank you. Oh, thank you. Papatry ko sa kanya. Wow, next time may tinapay na rin ka. Oh. Okay. Okay. Ito yung address niya, 1216, ano? Okay. Kakatok lang tayo dito. Dito pa. Iyan. Okay. Salamat. Bye-bye. Thank you pa. Okay. Ang galing ng find na to. Salamat, Chairman. Ito yung gustong gusto ko, yung hole in the wall. Knock on your door, and then merong magic pagkain. Sabing tapa, singtong yung, no? Asado niya, kilalang-kilala. Tsaka yung... basta lahat na pagkain niya puro kilala pa rin. Okay. Ngayon babalik na kami sa Binondo. Sabi niya bago ka umuwi, meron tayong dadaanan at kailangan mong bumili ng mga pasalubong pa sa bahay niyo. Oh, may DEC pala dito. Ah, alam ko na to, pre. Balik na tayo sa ano, alam ko na to. Daging chai. Oh. Pare, nadadaanan ko yan. Ang dami may binibili. Hindi ko alam kung ano. Oh, yan. Yung pala yung binibili yan, doon. Shingtong Yun, yes. Foods. Pare, asado. Asado, yung... lahat pala dyan masarap. Okay. Yes, pag nag-take out na dyan, pare, i-vlog mo sa bakas. Sarap talaga. Okay, naniniwala naman ako kay Chairman. Kaya mag-take out tayo. Tara. Ay, take out ako ng anong asado. Asado. Ulam ito. Pero yeah. Pag ang number one product namin talaga, masang maho. Ah, sige, bibili ako ng number one. Ano yung number one product nyo? Masang maho yung sige. Pang ulam sa lugaw. Ah, okay. Oh, sige. Siyempre, kumuha na rin ako nito. Rekomendado rin to ni Chairman eh. Masang maho, parang yun ang rinig ko kay Kuya. Pero pork floss, yan yun.
Tapos ito, habang hinihiwa yung asado, ang bango niyan, at kita mo naman na sariwa, hindi siya tuyo. Maganda sigurado ang pagkakaluto nito. Maraming umu-order, so maganda yung turnover. Bumili na rin ako syempre nitong smoked dry pork. Parang pork jerky. Masarap din papakinyan eh. Pwede na, ang dami na natin nabili. Umuwi na tayo. Game, tikman natin tong treat na to from Binondo. Tingnan natin yung mga rekomendasyon ni Chairman Lau. Kanina, sinabi niya itong longganisa na to dapat matikman ko. So ito na yung uunahin ko. Dito ako pinaka-curious. Sabi niya, magugustuhan niya ng anak mo. Tingnan natin. Sarap. Nung naluto siya, lumabas na yung fat. Nag-render na siya dun sa pan at naging parang solid na siya. So, hindi siya as deadly as pag nakita mo siya sa hilaw form, syempre may fat. Pangit naman yung longganisang walang fat. Pag pinirita mo na siya, longganisang hubad, mawawala yung fat, eventually magiging karne siya. Masarap nga. Malaham yung dating ha. At saka hindi siya lasang, meron kasing longganisang malansa. Alam mo yung lasang baboy. Hindi siya ganun. Wow, bagay sa tinapay. Ito pa, isa pa. Sinasabi niya, kailangan ko daw ma-experience yung loaf bread na to. Basta sinabi na, kailangan mo may experience. Sige, nung binuksan ko na, o nga malambot, premium siya. Hindi siya yung pag ginan mo ng gitna, malambot na todo. May laman siya. At saka, ang sarap nung pakiramdam niya sa bibig pag kinain mo. Fluffy siya na ganyan. No? Ang sarap palamanan o kahit siya tinapay na. May katwiran nga. Sabi niya, matagal na yung King's Bake Shop. At sa point of view ng taga Binondo, kailangan ko daw matikman. Kaya inuulam ko siya sa mga biniling karne. Hindi na ako nag-rice. Masarap na masarap yung longganisa. Ang maganda nito yung dahil maganda yung karne, hindi ako nag-expect na madapa yung ngipin ko sa konting maliliit na buto. So maganda yung pagkakabutcher sa kanya. Hindi yung tipong tinaga ng itak at basta giniling. Masarap na masarap. Tsaka mura. Nakita niya naman yung pressure. Bagay ito sa kanin. Yun lang. Wala nga palang presyo tong poster na to. At nakalimutan ko na rin kung magkano. Pero maganda, parati ko naman nilalagay yung link sa description. Puntahan nyo yung description area at meron ding number dito. Pwede kayong mag-inquire. Sulit to kasi hindi nga mahal at masarap na masarap. Chicken. Country chicken. Wala pa ako nakitang kumain ito. At wala pa nagkwento sa akin itong country chicken. Pero ang kwento niya, kinakain nila to nung nag-aaral pa sila. High school ba o elementary? So ganun na katagal. Sabi niya, masarap daw yung sauce. At saka may sariling lasa yung chicken. Tingnan natin. Kung nag-aaral pa sila, siguro 80s yun o 90s. Magkasing edad naman kami. Oo nga. Bango ng sauce.
Grabe, sarap. Para ako kumain ng kikiam din dahil dito. At saka yung chicken, ang sarap nga. Hindi siya, tama siya yung sinasabi niya, hindi siya lasang ano, iba rin yun sa Andox, iba rin yun sa Baliwag. Ba't dito sikat? O baka sa akin lang hindi sikat. Country chicken. Ang sarap. Wala siyang katulad. Sauce pa lang eh. Kahit nga yung sauce at tinapa, yung sarap eh. Tama yung kwento niya. Sabi niya parang sarap ng sauce ng chicken na yun. Complementary. Ang sarap siguro ng kain nila no, ng kanin. No. Malapit daw sa eskwelahan nila eh. Galing nito ah. Chicken lang. Subukan natin na walang sauce. Manasa na siya. Pero hindi siya yung ano. Parang hindi typical ano eh. Pinoy chicken na dinaan sa... Masarap din yung mausok ha. Masarap din yung may sunog-sunog ng galing sa inihaw sa uling. Pero hindi yun yung laban niya eh. Hindi siya lasang chicken inasal na merong vinegar. Parang ano siya eh. Cross between ihaw and oven. At least yung experience ko ah, pag kinakain ko siya. And sobrang sarap nito, promise, tong sauce na to. Ibang klase talaga pag isinama mo siya dito sa chicken na to. Nai-imagine ko na lang kung ano yung sarap pag kinain mo na siya kasama ang kanin. Hindi na ako magkakanin kasi busog na ako mula doon sa kinain namin kanina. At bagay na bagay siya dito sa bread na to. Yung white bread ng Kings. Kung ako sa inyo, ilista nyo na tong country chicken na to. Mm-hmm. Must try talaga to. Ang lasa niya ay mas malapit sa hamonado experience, lalo na pagkasama na yung sauce. Walang biro, napakasarap niya. Matagal na rin palang manukan to. From kahoy to konkreto, ganun katagal. So, pwedeng dayuhin talaga. Punta ka na ng Masangkay. Hindi ko mapigilan, hindi kumuha ng sauce. Sobrang sarap. Lalagay ko sa longganisa. At lalagay ko na rin sa bread. At lalagay ko na rin ng kamati siguro. Di ba nga walang bawal? Lahat pwede. Yan ang mindset ko. Kung wala ka naman din sa restaurant, eh, huwag mong lagyan ng boundaries yung pagkain mo kung paano mo gusto siya enjoyin. Walang pipigil sa'yo. Ikaw ang master. Kung nagugutom ka, ang sarap na ito. Pwede tayo mag... Mamaya, tingnan mo. Sarap. Sobrang sarap. Grabe. Iba talaga itong sauce na ito. Can't get enough. Buti na lang pag bumili ko ng chicken, marami-rami yung sauce. Baliktad ata, baka ito yung ulam eh. Tapos pampasarap lang to, pampalasa lang yung manok. Ang sarap ng sauce, grabe. Kawawa naman na nagkakamera sa akin, pero solid talaga tong pagkain na to. Masarap talaga yung longganisa. Alam nyo kung ba't masarap yung longganisa? Hindi nag-overpower yung garlic. Kadalasan pag bumili ka ng longganisang hubad, pero well, mangangamoy nga naman yung bahay mo pag pinrito mo. Pero ito hindi magugustuhan nga ng bata. Medyo malapit siya sa lasa ng hamon. Spiced ham. Ganun yung dating. Yup, tama si Chairman at nagustuhan nga ng anak ko. Pati ako gusto ko nang bumalik agad doon para bumili. Sarap. Ang tawag dito ay mochi bread. Mochi na bread. Meron siyang black sesame. Eh, mahilig ako sa black sesame. O mahilig ako sa sesame seed. Tikpan natin ah. Mochi na bread. Sumingaw. Galing mo. Parang may hangin. Gabun!
magugustuhan ko to. Grabe to ah. Itong star of the show, para sa panlasa ko, masarap nga. Kasi makunat-kunat yung ano eh, yung bread sa labas na matigas. Parang, ano man tawag sa ganung bread? Artisanal ba yung gawa ng small batch na bread na, ayan oh, malagkit oh. Matigas oh. Ang sarap ng glasing ganyang bread eh. Ayan oh. Tapos yung loob, malagkit-lagkit. Pero airy. At maraming, daming sesame seed na to ah. This is mochi delicious. Very fun to eat. And for me, gustong-gusto ko yung lasa niya. Hindi siya lasang dessert. Hindi siya kasi matamis eh. Lasa siyang masarap na bread na cross nga between kala mo kumain ka ng pritong buchi na walang munggo. Crunchy bread. Sarap, malagkit-lagkit. At ang sarap ng crunch nung ano. Parang kumakain ng kung fried chicken na malutong yung balat. Tama ba? No? Baka maubos ko ito. Ha? Dine-declare ko na kahit hindi ko pa ito natitikman na ito yung pinaka-paborito. Hits the spot. Spot ko ah. You know me well. Alam mo na yan ang magugustuhan ko. Mmm! Sarap nun! King's Bake Shop. Okay, itong summary ko. Sa dami nung tinikman ko, ang common denominator ay napakalambot ng bread nila. Actually, meron siyang kalasa. Tama rin si Chairman Lau. Medyo malapit siya sa bread talk. Yung bake shop na nakikita natin sa mall. Pero dito sa King's, isa sa mga nagustuhan ko ay yung pork floss bread nila. Masarap, manamis-namis at maalat-alat at moist. Yun din ang common sa bread nila eh. May moisture. So hindi ka mahihirinan. Masarap kainin. Quality. Quality nga talaga tong bread na to. Yung King's Bake Shop. Kasi nung pagkalabas namin kanina ni Chairman Lau, isa to sa mga unang minention niya sa akin, pare, kailangan nung matikman tong bake shop na to. Ay ko, bakery. Hindi naman ako mahilig mag-review ng bakery. Pero dahil sobrang nirekomenda niya, sabi ko, okay, gusto ko malaman at gusto ko intindihin. Naiintindihan ko na. Though, iba-iba tayo ng panlasa, meron tayong kanya-kanyang paborito. Merong kanya-kanyang idea kung ano masarap. Para sa akin, gustong-gusto ko itong pork floss bread, itong asado, at number one pa rin sa akin yung parang buchi na bread. Bread buchi. Mochi bread. Ah, sige. Yung mochi bread, ibang klase yun. Yun! Mochi bread. Huwag mong kakalimutan. Mochi bread ang tawag dyan. Sobrang sarap niyan. Ito na nga yung sasabihin ko. Wait, there's more. Pinakamahaba to. Maraming salamat kung pinapanood mo pa rin. Isasummarize ko na lang yung Shinton Yon experience. Kasi bumili tayo dyan ng maraming items. Una, yung asado. Bakit ba siya masarap? Kita nyo naman kasi sa Riwa eh, hindi siya dried. Maraming malamang bumibili sa kanila. Kaya parating bago yung produkto nila. Hiwa lang siya ng hiwa, luto ng luto. Hindi siya maalat, hindi siya overly spiced. Kinain ko siya as ulam, papak, pero yung iba, fin-fried rice ko rin. Pwede ah, masarap na masarap din to. Tapos yung mga pork floss nila, ang nagustuhan ko, mas nagustuhan ko yung powdery pork. Ito yung kulay pula at mas madali siyang kagatin. Masarap siya ipalaman sa tinapay. Pareho naman silang masarap iulam sa lugaw.
bakit sa lugaw. Ganun pala siya kinakain, yung pork floss. Yung bland na lasa ng lugaw, yung neutral lang, lalagyan mo ngayon ng pork flakes. Para siya na yung magiging karne mo. Okay din. Yung special flaky pork kasi, mahaba-haba yung hibla. Yan ba yung tipong parang nakikita mo sa mga buhok ng mga rasta? Yung namuumuu pa. O kaya yung mga asong hindi pinaliguan ng sobrang tagal. Pero ito, masarap to ha. Mukha lang siyang kadiri pag inisip mo yung buhok. Pero masarap din. Yung smoked dry pork. Eh, yung typical na pork jerky. Para sa akin, malambot yung shinton yun jerky na to. Masarap kainin. Ako, mas gusto ko siya isabay sa beer. Yun, kumpletong-kumpleto kasi dun sa shinton yun, meron ding mga ulam dun. Kaya pag magagawi kayo ng binondo, pwede siyang one stop eh. Dun ka na. Dun mo na lahat bibilin. Panalo. So yun, maraming salamat sa patikim sa mundo mo, Chairman Lau. Kahit papano, nakita namin kung ano ang tumatakbo sa isip ng isang taga Binondo. Jump up, I say.